Yun, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang araw sa inyong lahat sa anumang sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo kasi pandemic po ngayon. At mga kabayan, bago po simulan ang aking vlog, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, and share, and hit the notification bell para lagi niyo akong kasama. Mga kabayan, nandito po ako sa bahay ngayon at kagagaling ko lang ng school. Pinagod ko po yung dalawang bata. Dito po ang trabaho ko ngayon sapagkat ako'y wala pong trabaho. At pandemic po, sarado po yung restaurant na aking pinagtatrabuhan. Kaya ako po ngayon ang nakatoka sa mga gawaing bahay. At ngayon po ay ang gagawin ko ay magluluto po ako ng curry corn fungi. Ito po ay isa din sa mga paborito ng misis ko, yung curry corn fungi. Excuse me po. At ang curry corn fungi na ito ay siyempre, karne lang at saka fungi. At ang tawag po nito sa Italiano ay scaloppini con fungi. Napakasimple lamang po lutuin ito. Hindi po ito masyadong maraming ricado. Wala pong ricado ito kundi fungi lang. Kaya kung kayo sawa na sa mga karneng de ricado, mga ninudo, caldereta, apritada, ito po napakasimple. Kung sa atin po sa atin sa Pilipino, ay sinangkutsa lang po ito pero nilagyan lang ng fungi para mas maiba naman at hindi masyadong kumbaga pangkaraniwan. Kaya simulan po natin magluto. Samahan niyo po ako kung paano lutuin ang carne con fungi. Napakasimple lamang po. Yun mga kabayan, bago tayo mag-umpisa na magluto, ito po yung mga gagamitin natin, yung mga ingredients sa ating pagluluto. Meron po dyan yung ito po yung tinatawag ditong buro o sa atin parang dairy cream. May bawang, sibuyas, at ito po yung cubes. At ito po yung tinatawag na fungi. Ito po yung fungi sa atin po ay kabute o mushroom. Itong kabute, ito yung pinakamabait na halaman o na gulay. Kabute. At ari po yung gagayatin nating karne. Ang pagayat po ng karne ay parang apritada, pero mas malalaki po ng kaunti sa apritada. Yun po, simulan na nating magluto. Mga kabayan. Okay mga kabayan, ito po, nagayat na po natin ang karne. At nagayat na po natin ang sibuyas, bawang. At natanggal na rin po natin ang langis sa mushroom. Kaya pwede na po tayong magsimula. At sa ating pagluluto po, kakailangan din po natin ng olive oil. Pero kung wala po kayong olive oil, pwede na rin po ang normaling mantika. Yung normal na mantika po. Kaya tara, simulan na natin magluto. Yun mga kabayan, simulan natin magluto. Sinalan ko na po yung mantika kawali. At lalagyan po natin ng oliva at ng buro. At kailangan po mahina lang ang apoy para yung kung buro natin o yung margarin hindi masunog. At isasabay na po natin yung sibuyas at bawang para habang natutunaw po yung buro ay naluluto po yung sibuyas at bawang. Kaya
Nakara ko po yung pinto ng kusina. Mangangamoy po dun sa kwarto at saka dun po sa sala. Kasi ganito po dito. Pagka taglamig po, hindi po masyadong mabuksan ang bintana ng kusina at pinto. At masyadong malamig. Pero binubuksan din naman po. Konti lang. Ilagyan po natin ng kaunting asin para magkalasa. At yung pong cubes, ilalagay din po natin maya-maya. Ayan mga kabayan. At ito po siya, tingnan po natin. Ayan mga kabayan, medyo hahaluin lang natin para yung bawat parte ng karne ay maluto. Yung iba po ay hilaw pa, yung iba ay maluluto na kaya kailangan po natin haluin. Ayan mga kabayan. Tintay lang natin na malutong lahat bago natin lagyan ng kaunting paminta at saka anong cubes. Yan mga kabayan, medyo okay na, nagtubig na ang karne, pwede na natin ilagay ang cubes para matunaw po siya. Hindi ko po siya nilahat kasi masyado pong hindi ako masyadong gusto yung masyadong maraming ano. Ang daming masyado. Ano yung masyado? Yung kalahati lang yung cubes para hindi nakakasama din sa katawan kasi yung mga preservative. Kaya dagdagan na lang sa asin kung kailangan ng alat pa. Iyon, nakuha din sa dami ng masyado.
Ay nako, masyado. At kayo po, pwede na natin ilagay ang fungi. Ayan. Nasaan yung isang fungi? Lagay na rin natin. Ayan, nakalagay ng fungi. At haluin natin ng gandahan. Tapos maya-maya po, lalagyan ulit natin ng buro para medyo lumapot. Sa iba po, dito, iba nilalagyan po ito ng nestle cream para parang yung may sarsa. Ang gusto po ng asawa ko, iwalang ganun. So, pwede nyo po siguro sa atin yung mag-igataan nyo, tapos lagyan nyo ng pag medyo malapot na, lagyan nyo yung mushroom para maiba naman. Ginataan kong mushroom naman kung sa atin po yan. Ayan, medyo latulutuin po lang natin ng konti bago ilagay ulit ang buro. At lagyan po din natin ng konting paminta. Nalagyan ko na po siya kanina pero dagdagan po natin ng konti. Ayan, para medyo yung amoy ng paminta maganda rin po yan eh. Ayan, abang antay-antay lang po natin maluto at talagyan ko pa po ng buro maya-maya. Ay mga kabayan, pwede natin lagyan ng buro o sa atin ay margarine o dairy cream para medyo lumapot po. Hindi ko po alam kung anong tawag kung pwede ang dairy cream eh. Kaya hayaan po natin matunaw siya at siya po ay lalapot ng konti. Yun mga kabayan. At maganda po yan kung tayo ay may kinchay. Ipinuhin natin o pretsemulo dito. Ibubudbud po natin sa ibabaw para may kulay may dagdag na kulay, kulay green. Ayan mga kabayan, hintay-hintay lang po at kakain na po ako maya-maya pagkaluto. O yan mga kabayan, luto na. Kakain na po ako. Ito po yung ating carne con fungi. Ayan mga kabayan. At kakain naman po ako at pagkakain ko ay magdadala po ako ng pagkain sa aking asawa. Sa kanyang trabaho. Kaya hatidan ko po. Maghapon po siya ngayon eh. Kaya mga kabayan, samahan niyo akong kumain. Ayan, samahan niyo po kumain. Medyo dayon po ako. Tama na po itong ganitong kain. Yun, tapos na po tayong kumain. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Simot sarap, mga kabayan. Ayan, mga kabayan. Wala na. Ubus na. Ah, medyo napalamid din ang kain kung marami na po yun sa akin. Diet po tayo, mga kabayan. At yun, salamat po sa pagsamong sa akin ng gandulo. At sana'y nabusog po kayo sa panunood at maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-likes, comment, and share, and hit the notification bell para lagi po tayong magkakasama. Kung hindi po ba nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At maraming salamat po. God bless you. Babu!